So yun mga kabayan, tingnan nyo yung view natin sa likod. Parang pumunta na tayo ng langit, no? Parang kulang na lang ladder mga kabayan para makakyat tayo sa langit. So sobrang ganda ng view. So ipapakita ko sa inyo dito mga kabayan, yung view dito, sobrang ganda dito. Tsaka malinis, presko yung hangin. So yan, no? Kahoy lang yung mga kabayan. Ito, kahoy lang to siya. Oh. So akyat tayo dun sa taas, sa langit mga kabayan. Tara, samahan nyo ako mga kabayan at ipapakita ko sa inyo dito yung ganda ng view. So yan, yung view natin dito mga kabayan. Ito yung hagdan natin. So kahoy lang to siya. So akyatin natin sa taas mga kabayan para makita natin yung ganda ng view dito sa pag nakapatong tayo sa taas. So yan. So sobrang ganda ng ulap mga kabayan. Oh, blue na blue siya. So yan. Ito yung gilid natin dito. Yan. So ito yung view dito makikita natin. Dagat. Tapos yan, cemetery yan mga kabayan. Yung may dalawang cross. Yan. Dito magaganda ang mga bahay. Oh. Presko yung hangin. So yan. So may mga boat dun mga kabayan. Oh. I-zoom natin. Maraming gumagala din dun, no? Mga tao. Yan. Sobrang ganda, di ba? Yan, no? Yun. Yan ang kuwan na dito. Libangan. Tapos yung iba, pangingisda. Ayan, nagigilo yung dagat. Ay, dagat. Niligyo yung bukid, oh. Bundok. Bundok dito sa Greenland. Nag-umpisa na siya dahil palapit na yung winter. So yun mga kabayan, nandito tayo ngayon sa bus stop. So itong bus stop na to mga kabayan, dito hinto yung mga bus para sasakay ka. Ayan. So medyo maliit lang siya. Open lang siya mga kabayan, kahit winter ay malamig pa rin yan. So ito yung highway dito. So may mga location yung mga bus dito kung saan sa dadaan. So tatlong klase yung bus dito mga kabayan. May number 1, may number 2, may number 3. So depende sa ruta. So dapat alam mo yung bus mo kung anong number. Kasi kung saan siya huminto, doon din yun na babalik. So, yun yung kuwan dito, may leak dito. So, itong area na to sa winter, titigas yan mga kabayan. So, maraming nag-escape yan. So, may nagja-jogging pa. Oh. Yan. So, ito lang yung libangan nila dito. So, doon sa likod natin, gaganda ng mga bahay. Oh. Yan. Talagang dadaming kumakain dyan sa graban ko na yan, sa Pinoy restaurant yan. Yan. So, tuloy lang tayo sa paglalakad. Mapapansin nyo yung langit, oh. Ang ganda ng ulap. Iba, iba yung ulap dito mga kabayan, oh. Talagang ang linaw siya, ang linis. Saka yung highway natin, malinis. Ayan yung grab and go mga kabayan. So, Pilipino yung may-ari dyan. Mag-asawa. So, masarap yung mga luto dyan. Pati yung mga nagtatrabaho, mga Pilipino din. Medyo malapit na yan sa amin. Pwede na siyang lakarin. So yan, ganda din ang bahay doon. So nagtakip na ako dito mga kabayan ng jacket. Dito sa tainga kasi medyo masakit siya. Yung hangin kasi ngayon ay talagang nanunuot yung sakit niya. So nakalimutan ko magdala ng bonnet. Dito kasi ang sumasakit sa tainga mga kabayan pag dinamatamaan ng malamig. Yung tainga tsaka yung mga daliri. So titingnan nyo kung nasasalita ako para umuusok. Oo. Dahil nga ay palamig na ng palamig. So maganda yung may upuan doon. No? Pwede ka dong mag-relax-relax habang naglalakad. So maganda yung sikat ng araw. Sikat ng araw. Tarang tirik na tirik. Oh. Yan. So kumikislap siya. So may nagja-jogging sa likod natin. So ang ganda, nakaka-relax dito pagka nag-hike-hike ka dito mga kabayan. So ito yung mamiss kong mga kabayan para ng panahon ng summer dito. Yung tirik ng araw. Saka yung view. Ang linis, so walang pakalat-kalat. Ayan, so mayroon silang mga basura sa gitna. Oh. Ayan. So kanyang mga basura, mga kabayan, pag masipag ka lang, titingnan mo sa loob yan, may mga plastic yan, mga bote, mga beer. So pag kolektahin mo yan, pera na din yan pagka masipag ka lang dito, mga kabayan. So minsan nagagawa namin yun. So may nag-jogging. Ayan. So minsan nagagawa ko yung mga kabayan, mag-collect na ng mga bote dun sa site namin. So ito yung daanan, ay konektado ito papunta ng airport. Ayan. Saka malapit tayo dito mga kabayan sa Filipino restaurant. So yun yung Filipino restaurant, yung grab and go na yan. So dyan kami kumakain minsan. Papaluto tayo ng mga Pilipinong pagkain Pinoy. Ayan. Ganda ng view dito, kaka-relax. Tuloy tayo sa paglalakad mga kabayan, medyo mahaba-haba pa yung lalakarin natin. No? Kasi siguro nasa 2 kilometro pa mga kabayan papunta doon sa area kung saan yung mga kasama natin. Baka pabalik din sila. So yan, may open din dyan.
So yung area na yan, magyilo yan mga kabayan sa panahon ng winter. Puntahan natin yung bridge na yung mga kabayan. So hindi ko alam kung anong purpose na yan mga kabayan. No? Kasi wala naman sa ditong kung ano, open naman to dito. Siguro may connection yan mga kabayan dito sa cemetery na to. Ayan. Yan yung bridge na yan. No? So ginawa talaga nila yan. So pupunta natin ang malapitan. Saka ito lang yung mga building dito. So hindi ko alam kung anong building yan mga kabayan. Parang medyo luma na siya. So yan yung international airport dyan. So nag-extension sila dyan. Kasi wala pang international airport dito banda sa Nok City. Ang tangi lamang international airport nun sa Kanggil Subak. So medyo malayo pa dito sa amin. Babiyahe ka pa ng isang aeroplano bago makasakay. So yan, akyatin natin ito mga kabayan. Itong bridge na yan. So ang ganda ng view dito kahit wala siyang kahoy. Ang linis lang kasing tingnan dito. Ikaw walang mga kalat. Saka sobrang tahimik. Yan. So medyo mahaba-aba din pala. May uwak pa nga dun sa unahan. Yan. Maraming mga uwak dito mga kabayan. Mga ibon na ganyan. Oh. Yan. So hindi ko alam kung hindi ka nakakain. Siguro isda. Kasi isda naman ang mga pangunahing kabuhayan nila dito. Yan. Napitan natin. Sana hindi siya lumipad. No? Para makalapit tayo. So ito yung bridge dito. Ah, kahoy din pala to. Akala ko kasi metal din to. Oh, no. Yan. Ito yung bridge dito. Metal din pala to mga kabayan. Ah, metal kahoy. Yan, sa kahoy siya. Yan. Yan o. Oh.